Kasala may ating pakbet, pampakbet. Hindi ko na siya ginisa, hinulog-hulog ko lang yung bawang, sibuyas, luya, tapos mga gulay. Tapos nagigyan ko ng enoki mushroom, tsaka yung coconut aminos, tsaka meron kaming ano ba to? Shiitake mushroom na parang bagoong pero low in sodium naman. So nilagyan ko ng konti para may lasa. So medyo late nang nag-vlog ngayon dahil nag-work pa ako. So i-walking na natin yung mga babies sa tanghali kasi bago kumain. Nag-walking din sila kasi naiihi din yung mga yan. Kasi napaka-init. Excited oh. Excited na yan. Init oh, tindi nung araw. Maglalayo ha. Yan, nag-uuna-una ang mukha ko. Ayun na, ayun na. Iihi na yung mga yan. Yun lang ang maganda dito, malaki yung kanilang walking area. Pagdating natin sa Laguna, limited. Pero, marami pa namang bakanting lupa doon. Kaso hindi kayo pwede pakawala ng ganyan. Kailangan naka-leash. Si Yurik kukunin ko. Si Yurik nililish pag lumalabas kasi kung hindi, ang layo ng mararating kung saan-saan pupunta. Ang init ng chinelas, aray! Aray, ang init. Napapaso ako. Sobrang init. O, tinan niya naman yung sikat ng araw. Wait lang. Ito yung lumang bahay dito, oh, sira-sira na. May mga pinalagay akong yero dyan dati, pero kinuha ni mama kasi sayang. Dahil pag alis namin, baka gibain din naman to eh. So kinuha ni mama yung nakalagay dyan. Tapos may pinagawa siyang, ano dun eh, may nabili kasi siyang lupa sa tapat namin. Sa kainta. Nagpagawa siya ng parang playground ng mga babies. Sabi ko, swerte naman ng mga babies, may sariling lupa, tsaka naging playground. So may parang part doon na nakabubong. So yung mga bubong dito, nagamit pa doon. Tsaka yung ibang tira naming ano, parang bricks, nagamit din. Ano yung tingnan ng mga yun doon? Sundan niya natin. Busy si baby girl kung ano-anong inaamoy din. Ano yan, baby girl? Pamamaya eh, kung ano na yung inaamoy-amoy mo dyan. Minsan kasi may nakakapasok na aso dito eh. Baka mamaya may dalang virus. Yun pa yung mahirap dito kasi wala kaming bakod. Minsan nakakadaan dito sa likod yung ibang aso. Pero, ito tayong init. Yan. Ito yung likod ng kubo. Minsan may nakikita ang ahas dito. Kapag kaano. Dito kami nakakita ng ahas ni Bailey dati. Pero sabi ni Mal, hindi naman daw ano. Venomous. Ang init. Ika na Yurik. Marami ang init. Tanghaling tapat. Yan yung kubo. Oh. Yan niya. Sayang. Prinibi na lang namin dun sa nakabili ng lupa. Kasi bubuhati namin or ibibenta namin. Anyway, pasok ko na si Yuri. Ika na. Tatawagin ko na rin itong mga to. Itong ibang saging, iniwan namin dito. Pag ayan, kagaya niya, nahilog na yung dalawa kanina. Binigay ko kay Bailey. May na-harvest namin dyan sa likod. Maya, puntahan natin si Bailey. Maano ngayon eh. O ngayon na nga, silipin natin. Kaso madungis siya, hindi pa naliligo. Baby girl! Panter! Baby girl! O, ang dungis mo, o. Hindi ka pa naliligo. Kailangan paliguan. Kanina nagwalis-walis ako dito eh.
Kasi ang putik, kasi nung umulan, mahilig siyang mag-iikot sa putik, tapos, no, mahilig siyang mag-iikot sa putik, tapos uuwi. Yan, basa yan, tinapon niya yung tubig niya kasi mainit, para malamigan siya. Oh, tingal ka na, uwi na tayo. Bebe girl! Uwi na. Tapin natin si Bebe girl. Umihi ka na. Nakaihi ka na. Uwi na. Naluto naman yung, ay, mausok yung aking pinakulit. Yan. Simple luto lang. Tapos magprito kasi mahal nitong vegan pork. Ano lang to, imitation pork. Ayan na yung ating pakbet. Yan, hindi kagandahan yung gulay kasi yan yung naka-plastic na pakbet. Yung 20-20 lang. Tapos eternohan ko nitong nori. Konti lang ng sodium ito. 29 milligrams lang. So, para may kunyari lasang isda. Yan, ito yung ating nori. Buti nga may ganyan eh. Tapos, low in sodium. Tapos, yung okra. Ano, hindi ko pwedeng kainin yung buto. Kasi nandun daw yung oxalate. Yun yung isa sa dahilan kung ba't nagkaka-kidney stones. So, tatanggalin ko yung buto niya. Yan. Ay. Hatiin sa gitna. Tapos, i-scrape ko yung buto. Okay pa ba yung okra? Parang matanda na. Alam niyo yung sa palengke, yung naka-plastic na pang-pakbet. Yan. Mga malapit ng mabulok. Yan. So, yan. Natanggal ko na yung buto ng okra. Ayan. Medyo matanda. Ha? Medyo matanda. Nori. Inuulam po ito yan. Nani yung sa labasa halos. Durog-durog na. Umasa pa rin naman. Dati ang sarap kong magpakbet kahit na walang bago. Ngayon babal na mag-season. Pwede konting-konti lang. Sarap pa rin. Yung talong din. Ayan o, talong. Hindi ko yan pwedeng kainin ng kasama yung buto. Kailangan tatanggalin ko rin. Eh, parang puro buto naman ang talong. Ano lang matitira? Balat. As in, magbukas ko lang talong, puro buto. Ay, ayan. May konti namang natira. Tsaka kung konti lang naman yung kakainin ko, kagaya niyan, dalawang pirasong talong lang. Hindi naman siguro ko lalaki yung kidney stone ko agad dyan. Kain tayo. Katapos ko lang mag-work, ano na, past 3 PM na. So ngayon, magme-merienda tayo. Merienda ko ay papaya kasi nasisira na o may mga bulok na part na nga. So, buksan ko lang. Marami akong ginawa today. As in. At marami pa akong gagawin. Mamaya may parang Bible, sort of Bible study pa kami. Yung dating ka-office mate ni Mahal, nakita ko nagpo-post siya ng mga ganun na may meeting sila online. Tapos sabi ko, ay, pwede na sumali next time. So yan, first night ko mamaya. Actually, medyo late na nga eh. Kasi baka may mga work din sila. 9 PM yung aming devotion yung tawag nila. Pero parang Bible study. Eh, papaya natin, ang ganda. Story ko. Yeah, ganda. Inog na. Okay. So, yan na yung aking kakainin. Siguro yung half, mamaya na lang.
Actually, nabasa ko marami daw benefits yung papaya sa kidney. And alam nyo ba, sa mga may diverticulitis, ito din ang recommended. Kasi nakaka-soft ng poop. Sorry sa mga kumakain. Kain tayo. Tamis. Mas na-enjoy ko ng kumain ng fruits ngayon. Kailangan pa akong magpasakit. Samantalang dati, puro chips, puro nuts, puro ganun yung kinakain ko. Ngayon, fruits na. Sobrang na-enjoy ko siya. Kasi masarap siya. Medyo pricey lang yung fruits dito sa Pilipinas. Nung nasa Oman kami, according kay la mama, ang mumura ng prutas. Dito ang mahal. Kagaya yung grapes, ang bili namin sa grapes ay 240 per kilo. Itong papaya, binili namin to kasi walang hinog na papaya sa puno namin yan. Puro hilaw pa. 50 pesos yung isang buo. Sorry. Mayan mag-walking na ulit. Kaya muna ako. Ay, kakatapos ko lang mag-walking. So, rest lang sandali. Tapos papasok na rin kasi magsasaing pa ako para sa dinner. Nakalimutan ko magsaing bago mag-walking. Ganda ng hapon ngayon, hindi mainit. Wait lang. Yan. Maulap ang panahon. Ngayong hapon na, kaniyang tanghali ang init. Siguro parating na yung bagyo. May bagyo na naman si Egay. Ayan, dami ulap. Sana naman wag lang bumaha dito sa amin. Ganda. Sarap mag-walking pag ganyan. Ayan yan, sarap mag-walking pag ganyan yung panahon. Bukas nga pala, may driving lesson si Mahal. So, yan. Nagkaroon na rin siya ng time para makapag-driving lessons. Para may kahalin-hilan ako sa pagdadrive. Pero hindi ko siya mahahatid. Kasi may work pa ako bukas. So, magta-tricycle lang siya. Tsaka titingnan din niya yung estado ng kalsada namin. Kasi nasira yun nung baha, diba? Sana okay na. Pag okay na, kailangan kasi naming dalhin si Yurik sa hapon sa vet. Kasi, sorry sa mga kumakain, yung pupo niya may dugo. Dinala na namin siya dati dahil doon. Tapos, wala namang nakita. Nag-prescribe lang ng probiotic. Tapos, nawala. Hindi naman complete. Hindi, pabalik-balik. Minsan meron, minsan wala. Pero this past few days, araw-araw meron. So, kailangan ibalik. Kawawa naman si Yuri. Sana, hindi naman ganun kalala. Ay, anyway. At sana makadaan kami sa hapon. Makakadaan naman kasi naiuwi nga namin sa sasakyan. Kaya lang, katagalan, hindi namin alam. After ilang days na yun, baka may mas nasira o ganun. Ay, yan. Pasok na ako at magsasaing pa tayo. Tapos magdi-dinner. And then, relax konti. Then, sabi ko nga, nabanggit ko kanina, may devotion or Bible study kami. First night ko, excited ako. Dating ka-office mate ni Mahal yun. So, sila talaga yung magkakilala. Pero, kami ang magiging magbabanding sa Bible study, mami. Good morning! So yan, maaga kaming nag-walking ngayon kasi may driving lesson si Mahal. Nakaalis na nga siya. Ako na lang nagpakain sa babies. Tapos na rin sila. So ako naman ngayon ang mag-walking. Anong oras pa lang? Wala pang 7. 6:50 something. 6:56. Ito na, dati ganitong oras nag-walking pa lang kami. Pero grabe ang init na agad. Yan. Hindi na sikat ng araw sa akin. Ayan. Today is a Saturday.
Then every Saturday morning, titimbang kami. Alam nyo ba, nabawasan na ako ng 7 kilos mula nung nagkasakit ako, which was mga wala pang 2 months. Pwede na rin, kasi ang drastic naman yung 7 kilos in 1 week, ganyan. Ako, siguro mga 1.5 months sa 7 kilos. Pero sana wag nang bumaba. Kaya ngayong umaga for breakfast magra-rice ako, pero para medyo maraming calories. Kasi ang nangyayari, kulang ako sa calories kasi nga ba maraming bawal kainin. Kaya naglulus ako ng weight. I mean, healthy rin naman na maglulus ako ng weight kasi medyo overweight ako nung 77. Dapat nasa 70. So, sakto yung weight ko ngayon na 70.5. Kasi from 77.5 naging 70.5. Kaso, kung i-continue ko yung kung paano ko kumain niya yun, for sure maglulus pa ako ng weight. Kaya kailangan mag-calorie counting ako na aabot ako ng mga 2,000 calories per day. Kasi usually, mababa din. Anyway, mag-walking muna ako. So, nagpiprito na ako ng egg. Yung nasa ibabaw niyan, pepper, basil, saka oregano. Hindi na ako naglalagay ng asin sa itlog. Tapos magsasangag ako itong ibawang. Ito yung kaling lamig. So, yan. Bihirang-bihira kami mag-rice for breakfast. Kaya lang yun nga, gusto kong mas maraming calorie intake. Tapos nag-message si Mahal, makakadaan naman daw sa kalsada. So hanggang 12 kasi yung driving lessons niya. Susundin ko na lang siya mamaya. Kasama si Yurik, si Paris, at si Chloe. Si Yurik, kailangan magpa-check up. Si Paris, tsaka si... Ay, mali. Si Chloe, tsaka si Rain. Kailangan anti-rabies. Kasi na-update yung bakuna nila 3 weeks ago. So anti-rabies naman. Yung iba, tapos na si Angelo, tsaka si Paris na una. Teka, tapusin ko lang to. Yan ay ating fried rice. Yung egg. Kain tayo. Hello. Nahiga muna ako after kumain kasi medyo sumama yung pakaramdam ko. Napaso ako sa kawali. Nahawakan ko siya, mainit pala. Pero medyo wala na yung sakit. Pero after nun parang nanghina ako. Kasi nag-LBM din ako dahil sa papayang kinain ko kahapon. Na parami siguro. 1/4 nga lang yung kinain ko, diba? So, if ever kakain ako nun, dapat 1/8 lang. Na, kasi after ko mag-LBM, sorry kung kumakain kayo, ha? Napaso naman ako kasi nagluluto nga ako ng fried rice. Tapos, hinang-hina ako. So, ginawa ko, binilisan ko na yung pagkain. Hindi na nga ako nakapag-vlog na kumakain ako, eh. Ayun, so nahiga muna ako. Ngayon medyo okay na ako. Nakapag-edit na nga rin ako ng video ni Mama. So i-upload ko yun today. Tapos by 10, almost 10 na, i-re-ready ko sila, Yuri, Paris, saka si Rain. Para aalis kami dito ng mga 11. Susunduin natin si Mahal sa sama ko kayo kaya natin. Dun sa driving school. Tapos noon, dadali namin sila sa vet. Ayun, ang dami kailangan gawin. Tapos pagbalik mamayang hapon, kailangan ko pa mag-work. Anyway, hindi naman ako nagre-reklamo kasi importante yun na meron tayong ginagawa sa buhay, hindi yung nakatunga nga. Wala yung mga babies na sa baba. Medyo mainit eh. Mamaya na lang. So, napagod ako. Diyan sa mga yan. So, sundin na natin si Mahal tapos punta tayo ng vet. Ano mga 45 degrees? Yung gaganon ka ng bagya. Tapos babalik. Yung 90, okay. Yung kigilid. Yung gilid. 90 pala, hindi ako marunong. 180 yung parang kaliwa na sa pas. Dito na si Mahal, pinag-uusap lang. Driving lesson. Thank God. Nakasurvive.
Ano daw ako for a first timer? Magaling. 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 So, pag nagka-lisensya na siya, siya na muna magdadrive. Pero hindi, ayoko sa Manila muna. Kailangan ko muna ang masanay. Pero ako noon, sabi ko, kinakwento ko noon nagka-lisensya, punta agad kami Bicol. Pero na-shock din ako, hindi ko akalain ganun yung kalsada. Comment sa akin ng instructor ko, malakas daw ako umatras. Mabilis ako umatras. Dahan-dahan. Anyway, kain muna kami bago pumuntang vegetable shawarma lang ito. So, kwento ko na sa inyo yung result nung check-up ni Yuri kasi hindi na ako nakapag-vlog dun. Ang findings ay meron siyang enlarged prostate. Chinek yung CBC niya, normal naman. Ang mataas lang yung EOS dahil daw yun, dahil may heartworm nga siya. So wala namang ibang makita kundi yung enlarged prostate. So binigyan siya ng gamot para dun. Tapos yun si Chloe tsaka si Rain anti-rabies. So afternoon, umuwi na rin kami. Tapos ako, sumakit yung likod ko. Kasi nung binuhat ko si Yurik mula sa sasakyan pababa, nabigla ata yung likod ko. So, ang sakit-sakit niya. So, ngayon, walking-walking lang talaga yung magagawa ko. Hindi ako pwedeng mag-jogging kahit konti. Kasi ang sakit pag na-aldag. Parang ganun. Kunyari yung jog in place na ganun lang. Sakit. Ay, iba na talaga pag tumatanda. Dami sakit. Anyway, tapusin ko lang itong walking ko. In-update ko lang kayo dun sa check-up nila.